Bago ka mag-react, tapusin mo muna tong video na to. Kamusta mga tropa? So kung bago kayo dito sa channel ko, huwag niyong kakalimutang i-click ang subscribe button dito sa baba. So, itong video na to is more on tanong. Halata naman sa title, tanong. Itanong mo kay James. So, may mga ginathered ako na comments and questions na sasagutin ko. So, hindi ko babanggitin yung name, maliban na lang kung talagang okay lang sa kanila. Bibigyan ko na lang ng initials. So, simulan natin ang unang tanong. So, ang tanong niya, tama bang tanggapin ko yung VF ko kahit nakagawa siya ng sobrang mali? Kayo bang katropa, pag nakagawa ba ng mali sa inyo yung tao, mas tatanggapin nyo ba? Even though na kahit mahal mo yung taong yun, kahit talaga, alam mo yung feeling na mahal na mahal mo siya, pero pag nakagawa siya talaga ng mali, is may lamat na eh. Kumbaga, may iwan na yung lamat dun sa puso mo or sa relasyon nyo. Nasa iyo yun kung i-continue mo yun. Pero I think is mahirap ibalik ang tiwala pag nawala na yun, nasira. So yung tanong na yun, galing kay Rem. Next question. Bakit ang hirap bumitaw sa isang sitwasyon na alam mong wala na? Okay? Ano mo, hindi mahirap bumitaw sa sitwasyon na yun eh. Kumbaga, ikaw lang nag-hold on talaga sa sitwasyon na yun. Kumbaga, alam mong masakit na, pero dahil mahal mo, or gusto mo siya, talagang ini-insist mo, baka, natin, baka siguro balang araw, maging okay, or talagang maayos kayo. Pero, I think is nasa yun kung mag-hold on ka ba or hindi. So, ayun, pa-shoutout daw kay LB, galing yan kay JP Rio. Next, may parapol po ba kayo pag sikat na kayo? May parapol po ba pag sikat na kayo? Sitignan natin, pag sumikat na ako, pero pag di pa ako sikat, wala muna ang parapol. Galing yan kay Toby. Okay. Next, natanong ay, asan na ba handa mo? Ito kasi yung mga tanong na to is way back October 31 pa. So ngayon ko lang nagawan ng time para i-film. So nasan ba yung handa mo? Wala na. Nakain ko na, Nikki. Sorry. Bigyan na lang kita. Okay. Etong isa, marami siyang katanong. Kung makikita nyo, punong-puno. So simulan natin. Sa unang tanong niya, best moment natin. Marami tayong best moment, tropa eh. Hindi ko na mabilang sa ano na taon nating pagkakakilala. Maganda ba ako? Oo, maganda ka. Kaibigan kita eh. Isa o dalawa? Isa lang, syempre. Mahirap pag dalawa. Mahirap din pag tatlo. Ikaw ba? Kaya mo tatlo? Kaya mo dalawa? Syempre, di ba? Hindi. So, isa lang. Stick to one tayo. MP o Red Horse? Mas gusto ko MP. Tapos babanlawa mo ng Red Horse. Kailan mo ako i-libre? Pag naka-uwi ka na dito sa Manila. Sino mas guwapo, ikaw o siya? Sa tingin mo, sino mas guwapo sa amin dalawa? Langit o lupa? Tropa kasi, mas gusto ko nasa lupa. Kasi mahirap pag nasa langit ka, pag bumagsak ka. Mahirap yun. Pag bumagsak ka, patay ka na. So, ayun ang tanong ni JGS. So, ito. Galing to kay VOBTB. Pasensya nang takasalamin ako kasi malabo mata ko mga tropa eh. So, ang tanong niya, bakit may mga taong di makontento sa isa? Okay, yung mga tao kasi, kahit naman tayo, di ba, sa isang bagay, hindi tayo nakakontento na hanggang dito lang tayo. Depende yan kung saan sitwasyon ba yan. Kung sitwasyon ba yan sa career mo,
sa love life mo or what. Ang tao kasi is walang contentment sa buhay. So nasa kanya na lang kung magiging contento na siya sa isang bagay. Pero sinasabi niya na iba na iayon mo sa estado ng buhay mo yung kung ano yung naranasan mo. Siyempre, kunyari, for example, alam mong gipit ka, pero bibili ka ng mamahaling gadgets, mamahaling gamit, kakain ka sa mamahaling restaurant, tapos kinabukasan, wala, nga. So, ayun, walang kontento ang isang tao. Ayun talaga yung pinaka-ano doon. Walang contentment ng isang tao. Depende na lang sa sitwasyon. Kung sa love life, yung tinatanong mo, tropa, siguro, may hinahanap pa siyang iba kaya hindi siya makontento. Pero dapat tapusin niya muna yung una or i-end niya muna yung relationship kung hindi na siya masaya bago siya pumunta dun sa other relationship. So, ayun lang, tropa. Okay. Next. Bakit nababash ang Jamil? Okay, napanood ko ibang videos ng Jamil, no? So, kasi bilang isang YouTuber, kailangan mo mag-isip ng content. So, mahirap mag-isip ng content. Kung titingnan niyo, it takes time to ako nga hindi ako kagad makaisip ng kung ano i-content ko eh. Kung ba pinag-aaralan ko ba kung ito bang gagawin ko content? Is kiklik ba? Masisiyahan ba yung mga manonood or ano ba to? Parang may ano ka. Si yung Jamil kasi, the way they think their content is is nakaka-inganyo sa mga audience. Kung titingnan nyo, nasa 2 point something million na yun. Ibig sabihin nun, yung ginagawa nilang content is nakaka-catch up dun sa mga audience nila. Kumbaga maraming nag-i-enjoy. Maraming nasisihan. So, iba-iba kasing ano yan, reaction eh. May mga taong nasisihan dun sa ginagawa nilang video. May mga taong hindi naman nasisihan. Pero how they entertain or how they influence the audience is nasa manonood na yun, kung paano nila interpret yun. Diba? So, walang masama dun sa mga content ng Jamil is ito lang yung kung paano i-interpret ng mga audience yun. Pero, saludo ako sa Jamil kasi una, naasar ako. Pero nung nag-start na akong mag-YouTube mag-videos sarili ko, sabi ko, magaling sila kasi nakaisip kagad sila kasi daily vlog sila, kumbaga araw-araw sila nagpo-post ng mga video nila eh. So, saludo ako sa ganun. Support nyo lang yung mga Pinoy YouTuber, no? Para lalo silang maingganyo or lalo silang ma-inspired mag-post pa ng mga video or ma-entertain tayong lahat, no? So, ayan, tropa. Last. Ang tanong, paano mo naisipang maging YouTuber? Or paano maging YouTuber at anong naisipan mo at nag-YouTube ka? So, ayun nga, tropa, no? Una talaga sa... Na-curious kasi ako sa pag-YouTube, eh. Hindi ako magsisinungaling na first thinking ko na syempre kumita ka ng pera. Paano ba? Wow, parang nakikita mo sa YouTube eh, laki ng kinikita nila. Paano kumita? Paano kaya sila kumikita? Mag-YouTube ba ako? Pero katagalan nung nag-start na ako mag-video, mag-edit ng mga videos ko, mag-vlogs, magendo. Parang unti-unting na-enjoy mo eh. Hindi na siya nagiging ano eh. Hindi na yung money yung inisip mo kung paano mo may influence or kung paano mo ma-share yung mga araw-araw mong ginagawa sa mga tao, kung paano ka makaka-inspired. So, kung titingnan nyo yung mga YouTuber or yung mga napapanood nyo sa YouTube, is talaga nag-iisip sila kung paano sila makaka-connect sa audience nila, kung paano nila matutulungan or may inspired yung bawat audience.
So, yung thinking ko ngayon is ganun na rin. Kung paano ko kayo, kung paano ako makakonect sa inyo, kung paano ako makakatulong, kung paano ako makaka-inspired. So, parang nagiging hobby. YouTube kasi is a passion. Passion, hard work equals boom, boom. Magiging kilala ka. So, kung nasusubaybayan niyo ibang mga YouTuber, hindi lang din naman sila nag-start sa simula is boom kagad eh. Marami pa silang mga old videos na nagawa na hindi pa napapansin. So, kagaya ko, hindi pa naman ako napapansin. So, okay lang. Film lang ako ng film. Kasi, na-enjoy ko eh. Kumbaga, nalilibang ako sarili ko. May nalilibang akong tao. So, ayun yun. Paano ako naging YouTuber? Ayun yun ang sagot. Last na lang. Ano ang vlogging setup mo? By WA. So, yung vlogging setup ko, siguro, i-share ko na lang yung vlogging setup ko sa next video na to. So, ayun lang mga katropa, kung nasihan ka dito sa video ko, huwag mong kakalimutang mag-like, comment, and subscribe. At i-share mo na rin to para masaya tayo. Okay, cut! Bago simulan to, shoutout nga pala kay Nico Castro at sa kanyang 1.5 inch na alaga.